Sabi nga ni boss, pangako niya sa mga nagtatanong, nakita ko dito, paano daw yung ibang bansa? Don't worry. Okay? After mga 30 days siguro from Metro Manila, lalabas tayo, okay, sa iba't ibang lugar ng ating bansa and then sa ibang country, okay, in the future. Kaya huwag kayong mag-alala, pero anyway, maski nasaan man kayo, pwede kayong maging tok-tok operator. Okay? Take note of that. Maski saan man kayo, pwede kayong maging tok-tok operator. Pwede po yan. At pwede kayong kumita maski nasa ang lupalop man kayo ng bansa. Okay? Ng ibang bansa. Alright. So, ganito ha. Bago yung mga question and answer, mag-orient muna tayo. Alright? Okay. Orientation muna ng tok-tok. Okay? So, ayan, teka lang ha. Mag-orientation muna tayo ng tok-tok regarding sa napakaganda, no? Napakagandang share sa atin ni Boss Joe kanina. Very, very good news talaga. Alright? So again, no, itong tok-tok online franchise delivery service ay isang bagong concept, no? Isang bagong produkto natin. Dito na kinikater natin yung ating mga delivery service industry, o, di ba? Okay. So, AD, meron lang ako i-share screen ha, para mabilis lang. Simpleng orientation itong ipapakita natin. Alright? Simpleng orientation po. Para maintindihan natin yung ating negosyo. Ayan, i-share screen ko lang. Okay. So, ito po yung TokTok Online Delivery Service. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ayan, mabilis lang orientation natin based sa in-explain kanina ni boss. Talagang grabe po itong negosyo na to. Sobrang ganda. The first of its kind. Okay, ayan. Okay, the first of its kind sa nako na sa buong bansa, no? Actually, as far as I know, sa buong mundo, no? Na magiging franchise operator ka, magkakaroon ka ng sarili mong online delivery franchise business. Ayan po. Okay, kasi naalala natin, di ba, nung umataki po yung pandemic 2020, talagang marami pong naapektuhan sa ating kalusugan. Hindi lang po sa Pilipinas, pero sa buong mundo na rin. Marami ang nawalan ng hanap buhay. Marami ang nawalan ng trabaho dahil sa kaliwat ka ng pagsara ng kumpanya, lalo-lalo na yung mga OFW na nakakaawa po, hindi na po makakabalik sa kanilang mga pinagkatatrabuhan. Okay, sa kabila nito, ayan po, no? Yan po yung nagbunga, no? Dahil po sa pandemya, nagsara po yung mga kumpanya, napilitan pong magbawas ng mga empleyado kasi bakit po? Wala pong lumalabas, lumalala po yung sakit, kaya natatakot po lahat mahawa. Alright? So ngayon, sa kabila nito, meron din mga negosyong lumakas. Kagaya sa larangan ng pagkain, very, very evident po yan, di ba? Nung matindi po yung lockdown dito sa atin, matindi po yung pagkalat ng coronavirus. Actually, kahit ngayon, di ba, pinapriority pa rin natin yung pagkain of anything else, alright? Pagkain, at saka mapapansin niya sa supermarket, mahaba yung mga pila, di ba? Pagkain talaga binibili. No? Mayroon pa nga instance na naubusan ng mga tinapay, ng mga delata kasi nga, nag-iingat sila, okay? So, pinapakita ko muna sa inyo kung ano yung mga negosyong lumakas ng pandemic. And bukod sa pagkain, nandun din yung health and wellness ng negosyo. Alright? Nandiyan yung mga iba-ibang butika, no? Yung mga bumibili ng mga gamot, bumibili ng mga food supplements. So, di ba? Yan yung pinapriority natin sa panahon ng pandemya. Alright? So, bukod sa pagkain at saka sa health and wellness, isa rin sa mga lumakas na negosyo is yung tinatawag na delivery service business. Ayan po. Okay, yung delivery service business. Lumakas din po yan kasi bakit? Marami pong nagpapa-order. Marami po ang ayaw na lumabas. Marami pong ang negosyo na online, o di ba? At nagpapa-deliver sila ng kanilang produkto. Sa mga hindi po na familiar sa delivery service, no, ito po yung magpapa-deliver tayo ng mga items, kahit anong items sa ating mga customers, o di ba? Lumalarga sa ating mga bayan, tama di ba, nung panahon na matitindi lockdown. Kahit ngayon,
uso na lahat, 'di ba? Lumalaki po yung negosyo ng nasa mga digital, nasa online na tayong lahat, and kailangan po talaga ng delivery service. So ito po 'yon, yung pag-uusapan natin, yung TokTok Online Franchise Delivery Service. Napakasimple, pinakauna, pinakabagong online franchise delivery service sa bansa. Ngayon, okay. Dalawa po ang paraan para kumita kayo dito sa TokTok. Alright? Isang pagiging online franchise operate, online franchisee ng TokTok. Ibig sabihin nun, guys, once na nag-purchase kayo ng TokTok Online Franchise Delivery Package, no? Automatic magiging online franchisee na kayo ng TokTok. Okay? So kagaya nabanggit kanina, magkano ba talaga ang presyo ng isang delivery service, no? Na negosyo, hindi ho biro, no? Kailangan mo ng milyones, no? Kung magpapatayo ka ng sarili mong delivery service na negosyo, kailangan mo ng 15 million para lang sa pag-maintain ng system, pagpapagawa ng software, kailangan mo ng opisina, kailangan mo ng empleyado, hindi yung biro, no? Kaya makikita natin yung mga traditional operators lang ang meron nito at wala pong ano, no, sa basta-basta ang sarili pwede magtayo. Pero dito, no, hindi po 288,000 sa TokTok, hindi rin po 58,000. Pero for a special, no, sinabi ni Boss Joe kanina, for a special limited time for just 6 days right now, bilang gift namin sa inyo this holiday season, you can get it for only 16,888 pesos. Okay. So ngayon, once na kayo po ay nag-avail ng TokTok Online Franchise Delivery Package, magiging online franchisee na po kayo kaagad ng TokTok. Okay? And pwede kayong kumita ng 3% kaagad from your personal delivery link. Okay, paano po ito? Explain ko po, ha. Nag-purchase kayo, no, simula tomorrow, no, nag-purchase kayo ng TokTok Online Franchise Delivery Package, all right, worth 16,888 pesos. Ngayon, magkakaroon kayo ng tinatawag na personal delivery link. So paano po yung personal delivery link? All right, ito po yung link na ibibigay niyo po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, okay? At saka sa mga kakilala, para matry po nila yung servisyo ng TokTok at para magpa-deliver po sila ng kanilang package sa pamamagitan po ng TokTok. Okay? So, kapag kayo po ay nag-avail ng package, magkakaroon kayo ng tinatawag na ID number or yung tinatawag na franchise ID number mula sa inyong registration. Okay? So, madali lang pong gumawa ng personal delivery link after kayo po ay mag-register sa inyong TokTok Online Franchise Delivery Package. Okay? Ganito lang po yun. Alright? So, itatype nyo lang po, no, sa inyong address bar ang paggawa ng personal delivery link kagaya na nakikita nyo sa screen. www.toktok.ph/delivery/ID number. Okay? So, yung ulitin ko, ha, ganyan lang pong gumawa ng delivery link. Once kayo po ay bumili ng package tomorrow, no, sa bumili ng inyong TokTok Franchise Delivery Package, okay, yung 16,888 pesos. So, pag sa oras na bumili kayo ng package, magkakaroon kayo ng activation card na tinatawag at nandun po nakalagay yung inyong ID number o ang inyong franchise ID number, okay? So once na alam niyo na po ang inyong ID number, ang paggawa ng delivery link, ganito lang po yung format, no? Itatype niyo lang po toktok.ph/delivery/, ilalagay niyo po ang inyong ID number. Yan po ang inyong itatype at ipopost at isesend po sa lahat ng inyong kaibigan, kamag-anak at kakilala. And once na nasend niyo po yun sa kanila, no? Ikiklik ho nila yun. Siyempre, pag pinost nyo yan or sinend nyo yan sa mga kaibigan nyo, pwede nyo sabihin na, mare, no? Pare, no? Hi guys, meron akong bagong negosyo ngayon na delivery service na tiyak na magugustuhan nyo, no? Ito yung TokTok Delivery Service. Kung meron kayong papadalang package, no, itry nyo yung servisyo namin, napakaganda po, please click the link. Ayan po.
So once na pinadala niyo yung link at kinlink nila, ha? Kinlink nila, automatic dadalin sila kaagad, no? Sa kanilang, okay, papakita ko po sa inyo, ha? Once na kinlink nila yung link, dadalin sila kaagad sa tinatawag na TokTok delivery page. Okay? I-share ko po, no? Ito po yung, ito po itsura nun. Pag kinlink nila yung link, dito sila kaagad mapupunta. Ayan. Alright? Ito po yung TokTok delivery page. Ayan po. Pwede po silang mamili kung ASAP o scheduled yung time ng pag-deliver. Yan po yung maganda. Ibig sabihin ng ASAP, pag nag-place po sila ng delivery, pwede pong ma-deliver po at matatanggap po ito ng customer within the day. Alright? Ito po yung regular na delivery, yung ASAP na tinatawag. Again, pag kinlink nila yung link, dito sila kaagad mapupunta sa tinatawag na TokTok delivery service page. Okay? Ngayon, ano naman yung ibig sabihin ng scheduled? Ang ibig sabihin ng scheduled, alright? Ang ibig sabihin ng scheduled is kung kailan at anong oras pipikapin, alright? Ng rider, yung package, at kailan ito at anong oras i-deliver sa recipient. Yun yung maganda. So, merong option dito, yung nagpapadala. Pwede niyang ipadala ka, within the day, no? Matatanggap din ng customer yung package within the day, or pwede niyang i-schedule ito. Kailan pipikapin ng rider, at kailan at anong oras i-deliver. Ayan, di ba? So, pangalawa, ito, yun ang unang magandang feature dito sa atin, no? Pwede mong i-schedule or pwede mong ipa-deliver ngayon na within the day. Ngayon, itatype lang dito yung pick-up location, yung address kung saan ipapadala yung package. Ilalagay yung pangalan, okay, ng sender kung ikaw po yung magpapadala. Ilalagay yung contact number, ilalagay lang po yung landmark. Ganun lang po kadali. At saka yung drop-off, no? Kung ano po yung address na saan po ipapadala, sino po yung tatanggap, ano po yung contact number ng tatanggap, at saka ano po yung palatandaan o yung landmark sa lugar kung saan malapit po ipapadeliver yung package. O, diba? Ayan po. No? At saka kung alam niyo po yung, eto po, no? Sino po yung magbabayad, no? O yung magko-collect ng delivery fee, pwede po yung nagpadala or yung tatanggap, i-click nyo lang po kung sender or yung recipient yung tatanggap. Okay? Ayan po. Tapos, ilalagay nyo rin po yung description ng item na tinatawag na pinadala. No? Kailangan po yung kung ito ba yung pagkain, damit, and everything. Okay? So, ngayon, after nyo ma-fill up, alright, yung information na hinihingi po dito, pwede nyo, makikita nyo po ngayon na meron po ditong nakasulat na express delivery. So, kung gusto niyo pong mabilisan agad-agad o i-priority ka agad, no, pwede niyo pong i-click ito. At magkakaroon lang ng additional 40 pesos. No? 40 pesos lang mabayaran para ma-i-priority, i-deliver ka agad ang inyong package. And once lahat po na-filled upan nyo na yung information dito, lalabas na po ngayon yung total booking or delivery fee. Okay? Ngayon, pag okay na kayo dyan, i-click nyo yung book. Ayan. So, ang ibig ko sabihin, kung magkano po yung delivery fee, doon po kayo kikita ng 3%. Ayan. Yan po ang paggamit ng inyong personal delivery link. Ulitin ko, ha. Bilang kayo po ay nag-avail ng TokTok delivery service package ng 16,888 pesos, pwede kayong kumita, okay, bilang isang online franchisee ng TokTok ng 3% po sa inyong personal delivery link, okay? Ang gagawin nyo lang po is, i-share lang po ito sa inyong social media, ipapadala lang sa inyong mga friends, okay, ito po, no? Ayan. Ito po yung itsura ng sample ng personal delivery link. Ang format po, itatype nyo lang po sa message nyo, toktok.ph/delivery/ at ilalagay nyo po yung inyong ID number. And once nakinlink, no, ipapadala nyo yan sa mga kaibigan nyo, kamag-anak, okay, kakilala, and once nakinlink nila yan, alright,
automatic, dadalin sila dito sa tinatawag na TokTok delivery page. Ayan na po. At pwede na po sila mag-place ng kanilang delivery booking. Okay? And once na finilda pa nila yan at kinlik na nila yung book now, lalabas po dito yung tinatawag na delivery fee. Alright? Kung kano po yung delivery fee, kikita ka doon ng 3%. Yun po yung kita nyo as an online franchisee ng TokTok. Wala kang ginagawa, no? Wala kang masyadong ginagawa. Kumakain ka man, nasa labas ka man, every time na may magpapabook sa TokTok, gamit ang inyong personal delivery link, kumikita ka ng 3% doon. Yun ang masarap doon. Okay? Ngayon, ang pangalawang kita dito sa TokTok is yung tinatawag na, okay, teka lang po, pakita ko lang po yung screen. Alright? Yung tinatawag naman na pwede kang kumita rin gamit ang inyong referral code. Alright? So, ano yung referral code? Okay. Ang referral code po, ladies and gentlemen, ito yung ID number or yung franchise ID number mo bilang isang TokTok online franchisee. Okay? Ito yung ID number na makikita sa inyong pag-register ng inyong account or ng inyong activation, no? Sa pag-activate ng inyong account, nakalagay po doon ID number. Okay? So, ito po yung ibibigay nyo sa inyong mga kaibigan, kamag-anak at kakilala every time na magpapabook sila gamit ang TokTok. Paano po ito? Okay, ganito po gumagana yung referral code. Meron po tayong app, TokTok Delivery app, na pwede nyo pong i-download. Okay? Sa iOS o sa Google Play, no? Ida-download nyo po sa smartphone nyo, sa telepono, no? Okay. And once na nag-download kayo ng TokTok app, mag-fill up po kayo ng, magre-register po kayo doon, okay? Unang-una sa lahat, di ba, tatanungin yung cellphone number nyo, okay? Tapos, pag nag-register kayo, papadalan po kayo ng tinatawag na verification code, no? Matatanggap po yan ng cellphone nyo. Ita-type nyo po doon yung 6-digit verification code. Pangalawa, pag na-verify na po, no, na-verify po yung number nyo, lalabas po itong tinatawag na registration or yung my profile. Itatype mo yung number mo, yung first name, last name, email address, at doon po tinatanong yung referral code. Yan po yung referral code mo, yan yung itatype dyan na mga kaibigan, kamag-anak at kakilala nyo. Kapag sila po ay magre-register first time, no, for the very first time sa app ng TokTok. Okay? So itatype po nila dyan yung referral code. And once na may type po nila dyan yung referral code mo, automatic, member, automatic, ano, customer nyo na po sila for life. O, di ba? Ayan. So yun ang maganda doon. Isang beses lang sila magre-register sa ating TokTok delivery app. Isang beses lang nilang itatype yung iyong referral code. Pero every time na magpapabook sila sa TokTok, every time na magpapabook sila sa TokTok. Okay, ganito rin yung lalabas nun, ha? Pag lumabas, nagpabook sila sa TokTok, lalabas din po ito, yung delivery. Ito po, no? Booking page, lalabas po yan. Itatype po nila yung padadala nilang package. No, kanino po ipapadala? Ito po ba ay ASAP, scheduled or express na ipapadala? No? Sino ba magbabayad, yung nagpadala ba o itatanggap? At saka kung magkano, and kapag pinuk nila yan at lumabas na po kung magkano yung delivery fee, no? Automatic, yun po ang kita niyong 3% din. Okay? So malinaw po yun, ha? Again, kapag nag-purchase po kayo ng inyong TokTok online franchise package worth 16,888 pesos, ang tawag po sa inyo kaagad is TokTok online franchisee. Ayan. At pwede kayong kumita ng 3% every time na may kaibigan kayo, kamag-anak o kakilala na gagamit ng inyong personal delivery link at ang inyong referral code every time na magpapabook sila sa TokTok. Okay. Ulitin ko, ha. Saan po galing ang 3% na kita? Galing po yan sa delivery fee ng inyong customer. Kung magkano ang delivery fee nila, may 3% ka doon.
Sir Jeff, pangalawang tanong, kailangan ko bang i-monitor? Hindi na. Hindi nyo na kailangan i-monitor. Kahit natutulog kayo, kahit wala kayo sa bahay, kahit nasa bahay kayo, kahit may ginagawa kayo, kahit may kausap kayo, every time na nagpapa-deliver sila, gamit ang inyong personal delivery link at ang referral code, automatic 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, 3% nakita yan. Okay? Lifetime. Basta magpabook sila gamit ang referral code, alright, at ang inyong personal delivery link. Okay? Pwede kang kumita ng 3% lifetime. Okay? Ito po yung sample computation natin. Pakita ko lang po sa inyo ang ating sample computation para sa potential na kita sa personal delivery link at saka sa ating ayan po. Alright. Wait lang po. Share natin. Ayan. Personal delivery link at saka referral code. Ayan po. Okay. So, ayan. Kagaya na sinabi natin kanina, ipapadala mo lang sa kaibigan, kamag-anak o kakilala ang inyong personal delivery link o referral code. Ang referral code po ay ginagamit every time na sila po ay magre-register ng ating TokTok delivery app, no? Sa ating sa Google Play or sa iOS, okay? Para sa kanilang smartphone o tablet. Okay. So ganito po 'yon, no? Ayan, nakikita. Okay. So for example, no, marami kang pinadala, ma, lahat ng kaibigan mo, kamag-anak mo, kaklase mo, tol, subukan niyo 'to, no? Meron ako nga papatry sa inyo, napakagandang delivery service, no? It's one of a kind. Sobrang ganda ng serbisyo nito. Ito po yung toktok.ph. Grabe, no? Bibigay ko po sa inyo yung link. Kung kayo po yung magpapadeliver, click nyo lang po yung link na yan. Napakaganda ng serbisyo. Or, every time na magda-download kayo ng app, gamitin nyo po itong, i-encode nyo po, i-register nyo po itong referral code na to, no? Maganda po serbisyo ng TokTok. Pang! Nagpa-deliver sila, no? Ginamit nila yung app ngayon. Pang! Okay. Sabihin natin, for example, nakaka 200 bookings ka per day. Alright? 200 bookings. Okay? Computin natin. 200 bookings per day. Ngayon, sabihin natin, kada isang booking, meron siyang average na 150 pesos per booking. Okay? 200 bookings times 150 pesos. Yan yung average na booking. Tapos, i-multiply mo siya ng 30 days. Okay? Sa loob ng isang buwan times 30 days. Tapos, that will give you 900,000 pesos. Ngayon, ang kita mo doon is 3%, okay? So, i-multiply natin ng 3%. That will give you an income of 27,000 a month, no? Based dito sa computation natin, 3% lang yan, kapatid. Wala kang halos ginagawa. Binigay mo lang ang inyong delivery link, ibinigay mo lang ang referral code, nagpapadeliver sila, nagpapadeliver. Paano kung yung mga kaibigan mo, mga online sellers pa? Nako! Napakaganda niyan, no, 'di ba? Ganun po. Paano ko yung kaibigan mo, meron silang mga mahilig silang magbenta online, nagpapa-deliver sila, o, 'di ba? Kaya 'yun yung maganda, 'di ba? I-share natin yung ating delivery link at ang referral code sa kanila. Nako, matutuwa ho sila sa TokTok. Sobra talaga matutuwa. Okay? So 'yan po yung una. 'Yan po yung unang paraan para po kumita tayo dito sa TokTok, all right? So ngayon po, ayan, alright? So ngayon po, meron tayong tinatawag na, yung sinabi ni boss kanina, di ba? Unang paraan para kumita ka, you earn 3%, alright? As an online franchisee. Ngayon, what if, parang gusto ko yung kaninang sinabi ni boss na magkaroon ng mga rider, o di ba? Magkaroon ng maging operator, ayan, o di ba? Yan yung mas malaki ang kita. Okay, maging TokTok operator. Okay, online franchise operator. Okay, so ano ba ang pagkakaiba nito muna from being a TokTok online franchisee at saka sa isang TokTok operator, online franchise operator? Okay, simple lang po. Unang-una, parehas po ang TokTok online franchisee at ang TokTok online franchise operator na pwedeng mag-enjoy kumita ng 3%. Parehas po silang may personal delivery link. Parehas po silang may referral code. Okay? So, ang pagkakaiba lang po nila is ang TokTok
online franchise operator ay nagmamanage ng mga rider. Merong sariling riders, mga delivery riders. Yan. Ang online franchisee ng TokTok, wale. Wala. Okay? So, yun ang pagkakaiba nila. Pangalawang pagkakaiba nila, etong si online franchisee, 3% lang ang kinikita. Pero si online si TokTok online franchise operator, meron na siyang kinikitang 3% sa pag-share ng personal delivery link at referral code, at meron din siyang kikitaing 7% sa pag-deliver ng kanyang mga riders. Okay? So, saan kinukuha ang 7%? Simple lang po. Kinukuha ang kita ng isang TokTok online franchise operator na 7% for every successful delivery transaction ng kanyang rider. Kung magkano ang delivery transaction ng kanyang rider, meron siyang 7% doon. Okay? So, nakaka-excite, di ba? Ngayon, etong tanong, paano ba maging isang TokTok online franchise operator? Okay, let me share to you my screen. This is very important. Akala kasi ng ibang nanonood sa atin ngayon, kapag ako ay bumili ng package bukas ng TokTok online delivery service package worth 16,888 pesos, automatic operator na ako? Hindi. Franchisee ka pa lang noon, online franchisee ka pa lang noon. 3% lang ang pwede mo ma-enjoy. Ngayon, gusto kong maging operator. Sir Jeff, paano maging operator? Ay, napakasimple. Ang gagawin nyo lang, alright? Once na online franchisee ka na, no, na-register ka na, bumili ka na ng package, okay? Ang gawin mo, pumunta ka sa computer mo or sa cellphone mo, i-type mo sa web browser mo, okay? Pumunta tayo sa address bar, i-type mo yung ito, www.toktok.ph. Yan po yung website ng TokTok. I-click nyo yan. I-click. Tapos hanapin nyo po ito. No? Be a TokTok operator. Ito po sa baba. Be a TokTok operator. Yan. I-click nyo po yung be a TokTok operator. Okay? So yun ang unang gagawin natin para maging TokTok operator. Pumunta po sa website toktok.ph at hanapin po yung be a TokTok operator. Ngayon, i-click niyan. And once you click the be a TokTok operator, bibigyan po kayo doon ng tinatawag na ay meron po kayong fill dapat na tinatawag na TokTok Franchise Operator Registration Form. Ayan, di ba? So this is very very important, ha, yung pag filled up nito, no, konti lang naman yan pero napaka-importante ng information na ilalagay nyo. Okay, double check. Okay, so una ilalagay nyo yung inyong first name, ang inyong middle name, at saka ang inyong apelyido, last name. Pangalawa, ilalagay yung address 1, no, yung address 1, ito po yung house, malsada. Address 2, ano yung address 2? Ito yung pangalan ng subdivision o ng village kung doon kayo nakatira. Ilalagay yung barangay, ilalagay yung region, kung anong region kayo, region 1, region 2, region 3, NCR, region 4A. Ilalagay yung probinsya, no? Ilalagay yung city, alright? Ilalagay yung postal code, kung alam nyo, pero kung hindi nyo alam yung zip code nyo, pwede nyo i-google, alright? Ilalagay yung country natin, Philippines. Ito po yung importante, ha? Okay. After nyo pong ma-filled up ang yan, pumunta tayo sa email address. Guys, please, ilagay nyo lang po dyan yung tinatawag na valid email address. Okay? O yung tinatawag na, yung email address na ginagamit nyo. Hindi po pwedeng mag-ibento. Kasi bakit? Dyan po, ipapadala ng TokTok ang inyong tinatawag na TokTok Operator Portrait. Dyan po ipapadala yan. Okay? Kung mali po yung email na inilagay natin, hindi nyo makikita ang inyong credential. Ang inyong TokTok operator portal, yun po ang pinakakailangan nyo
para po magkaroon kayo ng negosyo dito sa Tok Tok as a franchise operator. Okay? So, huwag magkakamali. Pangalawa, you have to confirm. Ayan, o, diba? Dino-double check natin. Kung mali yung na-type mo dito, hindi siya magpo-proceed. Alright? Pangatlo, itatype niyo rin po yung inyong password. Ayan, tsaka yung confirm password. Okay? So, ngayon, after nyo pong mag-filled up, hihingan po kayo ng tinatawag na requirements. Kailangan din ito sa pag-provide nyo. Okay? Hihingin din po yung tinatawag na valid contact number. Alright? Na mobile number. Ulitin ko ha. Hihingin din po dyan. Itatype nyo po, ipoprovide nyo po ang inyong contact number para maging para ma-fill up natin itong form na to. Ulitin ko ha. Yung cellphone number na ginagamit, ilagay dyan. Ilalagay nyo rin dyan po yung inyong franchise ID number. Okay? Yan po yung inyong ID number na ginamit mula po sa pag-activate or sa pag-register ng inyong account. Okay? Ayan po. Ngayon, para hindi po kayo malito, pwede po kayo magpatulong sa inyong mga po or paano po malalaman or pwede niyo pong hingin sa kanila ang inyong ID number or ang inyong franchise ID number kung sila po yung inatasan yung mag-encode ng inyong account sa ating system. Okay? At saka, kailangan niyo pong mag-submit ng isang valid ID with photo. Alright, ayan po. I-picturean niyo po tapos i-upload niyo po dito sa ating website o sa toktok.ph. Okay? Ano po yung mga valid ID? Yan po, GSIS, no? Driver's license, PRC license, passport. Ayan po. Yan po yung mga example ng mga valid ID. Isa lang naman po, no? Picturean niyo ng maganda. Kailangan may photo yung valid ID para alam ay, mukha mo talaga yan. Okay? And i-upload lang dito. Tapos, ayan na, isulat po yung captcha na nandito po sa baba para alam natin na hindi po tayo robot. Alright? Ngayon, after nyong i-click yung, i-type yung captcha dito, i-click nyo po yung submit. Okay? And once na, ito yung maganda, listen to me guys ha. Okay, listen to me. Once na kinlink nyo po yung submit, okay, importante, kung tama lahat ng informations na nalagay mo, tama yung cellphone number mo, tama yung email mo, nag-send, tama yung ID number mo, no, na nilagay, tama yung mga ID, yung mga photo ID, identification card na nilagay mo, at kinlink mo yung submit, automatic within the next 24 hours, no? 24 hours lang guys, no? Makakatanggap po kayo sa email. Buksan niyo po yung email niyo. Ayan na. No? Congratulations. Buksan ang inyong email. Ito, i-share screen ko, ano? Ano itsura na matatanggap niyo? Ito po. Makakatanggap po kayo ng tinatawag na congratulatory letter galing sa TokTok na sinasabing you are now a certified operator. Okay? Ito po. No? Ito po yung example niyan. Okay? Ayan po. Ayan. Okay? Mababasa niyo po dito sa email letter na to. Di ba? Nakasulat. Congratulations! You are now approved as a TokTok franchise operator. Ayan. Email niyan. Yan po ang simula ng pagiging operator mo dito sa TokTok. Okay? Alright? So ngayon nakasulat again, basahin natin. You are now approved as TokTok franchise operator. You may now access your TokTok franchise operator portal with the following credentials. Ayan po. Importante yan. No? Lalabas po dyan. Okay, zoom lang natin ng konti. Lalabas po dyan yung tinatawag na franchise operator portal. Okay. Ito po yung link para po magamit nyo yung mga tools nyo as a franchise operator. Kapag sinabi ko pong tools, ano po yon? Yan po yung magagamit nyo para magawa nyo po yung negosyo bilang operator, online franchise operator ng TokTok para ma-manage nyo yung mga riders nyo. Ayan po. Ngayon, i-click nyo yan. And once na kinlink nyo yan, magla-login kayo gamit ang inyong username and password.
Yung username nyo po at saka yung password nyo, nakasulat din ho dito sa email na pinadala ng Tok-Tok. Okay? So, sa akin lang po, once na nakatanggap na po kayo ng email na ganyan, congratulatory email, alright? Picturean nyo po, screenshot nyo yan, okay? I-save nyo po yung information na yan, huwag nyo po wawala, pero huwag kayo mag-alala. Pag once na nandun na po kayo sa loob ng inyong Tok-Tok operator portal, okay, by just clicking this link, okay, automatic pwede nyo naman i-edit. Pwede nyo i-edit yung inyong password. Okay, very good. No? Pwede nyo i-edit ang inyong profile. Okay? So again po, ang itsura po, no, ang format po ng ating operator portal, toktok.ph/franchise_operator/ID number. Ulitin ko ha, hindi ho ito yung delivery link ha, hindi yan. Ito po yung tinatawag na franchise operator portal link. Ang delivery link, yun ho yung ginagamit nyo, yun ho yung binibigay nyo sa mga kaibigan, kamag-anak at kakilala para po sila ay mag-deliver or magpa-deliver ng package. Okay? Ang Tok-Tok operator portal, ito po yung gamit nyo as an operator para ma-monitor lahat ng transactions ng inyong customer, lahat ng deliveries ng inyong rider, lahat ng kailangan mong tools sa negosyo, lahat yan nanditay. Okay? And ang nakakatuwa niyan, magkakaroon po tayo ng special franchise operator training, technical training sa lahat po ng ating mga Tok-Tok online franchisee. Alright? Pero hindi po ngayon yan. Okay? By tomorrow po yan. So sa lahat na magre-register as a Tok-Tok operator, makakasama po namin kayo sa special na training na yan. Okay? So ayan po. Okay? Ayan. Tuloy-tuloy lang po tayo. No? Again, para po kayo maging isang operator ng Tok-Tok, kailangan nyo mag-register sa ating website. Okay? Kailangan nyo mag-register sa ating website. So, paano tayo magre-register? Very, very simple. 3 simple steps. Pumunta lang po sa toktok.ph pagkatapos nyo bumili ng inyong Tok-Tok online franchise delivery package worth 16,888 pesos. I-type lang sa address bar ang website ng Tok-Tok, www.toktok.ph. I-click nyo po yan. Pagka-click po ng Tok-Tok, ng website na yan, hanapin nyo po yung Be a Tok-Tok Operator. Ayan po. No? I-click nyo po itong Be a Tok-Tok Operator. Pag kinlink nyo po yan, automatic, dadalhin kayo dito sa Tok-Tok Online Franchise Registration Form. Kailangan field upan nyo po yan ng maayos. Lalong-lalo na ang inyong email address, ang inyong mobile number, cellphone number, ang inyong ID number, franchise ID number. Okay? Kailangan nyo pong ilagay yan. Okay? Kung hindi nyo po alam kung nasaan po ang inyong franchise ID number, kung ano po yung inyong franchise ID number, pwede kayo magpatulong sa inyong online mentors or online coaches na nag-encode po ng account nyo. No? Pwede nyo pong tanungin, hingin sa kanila kung ano po ang inyong ID number. Okay? And after nyan, you have to send the following requirements. Okay? Ano po yung requirements again? Again, email address, mobile number, franchise ID number, at saka isang ID photo, valid ID with photo, SSS, GSIS, no? Pag-ibig, driver's license, RC license, ayan, okay? At saka, i-click lang po, no? Yung type niyo yung captcha, i-click ang submit. Once na na-click na, nakapag-register na kayo, automatic, makakatanggap kayo ng email from Tok-Tok at doon nyo makikita ang inyong credentials. Nandyan po ang inyong operator portal link na magagamit nyo sa negosyo sa Tok-Tok. Nandyan po ang inyong username and password na magagamit nyo sa pag-login dito sa inyong Tok-Tok franchise.
Okay. So ngayon, ADR, no? Dalawa na yung paraan, no? Ngayon, may nagtatanong. So Sir Jeff, pagkatapos ko bang bumili ng package, no, ng TokTok package, pagkatapos ko rin mag-register, alright, as a TokTok operator, pwede na ba ako mag-operate as a operator? Ano na pa yung susunod kong gagawin? Alright. So, technically, pagkatapos yung mag-register dyan as an operator AD, recognize na sila na operator. Tama? Pero bago sila makapag-start at kumita, Sir Jeff, so pag operator na ako, pwede na ako kumita ng 7%? Wait! There's meron pa pong proseso. Okay, paano? Okay, ito na. Once na registered na kayo ng operator, ito na, excited na tayo, operator na tayo. Okay? Ngayon, ang next nyo gagawin is kailangan nyo pong loadan. Okay? Meron po tayong tinatawag na operator wallet. Yes. Saan nyo gagamitin yung operator wallet? Ang operator wallet, yan po yung credits o yung load na tinatawag na ibibigay mo o ilo-load mo sa inyong mga rider para po sila ay magkaroon ng delivery transaction. Correct. Para po sila ay magkaroon ng biyahe. Para yes. sila ay makapag-deliver. Tama, di ba? Yes. Okay. So, etong gagawin natin, okay? Anong gagawin natin as an operator? Number one, kailangan nyo pong loadan ang inyong operator wallet. Right? Okay. So, pakita ko lang po, ha? Ayan. Okay, ito po. Kasi, once na franchise operator na kasi, ayan, ayusin na. Okay. Play nyo lang, once sir, na franchise, TokTok franchise operator na kayo, online franchise operator na kayo. Ha? AD? Go ahead. AD? Go ahead. Alright, guys, hindi nyo lang ako, ha? Kung diyan ko rin. Okay. Ganito, ha? Listen up. Nakapag-register ka na as an operator ng TokTok. Pinadala ka na ng email. Okay? Congratulations. Kinlik, ngayon, i-click mo yung inyong ang inyong, eto po, i-click mo ang inyong TokTok online, TokTok operator portal link. I-click mo to. Pag kinlik mo yan, tatanungin ka ng username and password. Tama? Ngayon, itatype mo yung username and password mo para makapag-login. Kapag nakapag-login ka na, okay, kailangan mo mag-load ng at least 5,000 pesos. Initial load, okay? Pwede mo naman paikot-ikutin na lang yan eh. Pwede. Kailangan mo mag-load ng initial 5,000 pesos mula sa inyong operator wallet. Alright? Ngayon, once na may load na yan, pwede ka na magpadala ng load mo sa mga riders. So, anong gagawin natin susunod pag nagpa-load tayo niyan? Okay. Paano ba magpa-load niyan? Nako, napakasimple. Meron tayong technical training dito. Alright? Pero hindi ko muna masyado i-discuss. Ang kailangan nyo lang malaman, once na naging successful registered operator na kayo, lo-loadan na natin ang inyong operator wallet ng 5,000 pesos. Okay? Ngayon, once na may load na, alright, yung wallet nyo, sabay na po yan. Habang niloloadan nyo yung wallet nyo, bibigyan po kayo ng TokTok, no? Bibigyan kayo ng company ng TokTok ng mga materials, okay? Na pwede nyong gamitin pang recruit ng inyong mga rider. Kasi kailangan natin maghanap ng rider. Napakadali lang po maghanap ng rider, okay? And marami ako nakikitang tanong dito, no? Kung paano daw po loadan ang wallet, no? Madali lang po mag-load ng wallet, no? Nandun po instructions, so ituturo po namin yan sa technical training, no? Pero hindi po tayo dito ngayon. Pwede nyo pong loadan gamit ang inyong debit card, gamit ang inyong credit card, or gamit ang inyong digital wallet mula sa JC. Pwede po yon, no? Pwede pong padala ng load doon. Gamit ang PayPanda, walang problema yan, okay? Pero we're not going to discuss that today kasi medyo technical po yon. Pero napakaganda po noon, napaka-exciting po. Okay, so again, going back, bilang operator, meron ka ng load na 5,000 sa inyong operator wallet. Ano na yung gagawin mo? Magre-recruit na tayo ngayon ng rider.
isa-isa na tayo maghahanap ng rider ngayon. Magpapadala kami ng mga posters, no, every day, no, posters, marketing materials na pwede pong tumulong sa inyo na makahanap ng inyong mga riders. Ayan, o di ba? So ngayon, okay, paano naman magiging Tok-Tok rider? Another topic na naman 'yan. Okay, simple lang ho. All right? Oh, ito sa sisegwayin ko lang ha. Ngayon, para kayo maging rider, no? Bilang operator AD, no? Bilang operator siya, no? Meron doon i-click sa kanyang dashboard, no? Sa kanyang tool, sa kanyang portal. Meron doon link, ha? Para sa rider. Ang tawag doon, rider's application link. Kokopyahin lang niya yung link at isi-send lang yun sa rider na applicant. For example, AD, ikaw yung rider na gusto mag-apply sa akin. Ako yung operator, ikaw yung rider. Tama? Nag-message ka sa akin, "Sir, interesado ako maging rider. Ano po ba yung requirements?" Simple lang. Ang sagot ko, kailangan mo lang meron kang number one, professional driver's license. Okay, ulitin ko ha. Professional driver's license. Pangalawa, meron kang recent NBI clearance. Okay? And pangatlo, meron, ikaw yung may-ari ng sarili mong motor. ORCR ng motor. Photocopy. Send mo lang sa akin. So, yun ang unang requirement. Pangalawang requirement, paano ako mag-a-apply? Paano ako mag-send? Yun ang tanong mo sa akin. Sir, meron ako niyan. Professional license? Meron. NBI clearance na bagong-bago? Meron. ORCR na sarili kong motor? Meron, sir. Saan ko ipapadala to? Okay. Ang sasabihin ko sa ADR, papadalan kita ng link. I-click mo yung link at doon ka mag-fill up ng application form as a rider. Okay. So, yes. Everything is done online, Sir Jeff. Ibig sabihin, online. Everything is done online. Online yun na online. Okay, papakita ko sa inyo ha. Okay, papakita ko sa inyo. Ngayon, alright. Okay. Wait lang ha, sisend ko sa inyo ha. Okay, ngayon ganito yan. I-share screen ko. I-share screen. Padadalan kita ng rider's application link. At sasabihin ko sa'yo, Rene, eto yung link. I-click mo yung link at dyan ka mag-fill up online ng rider's form. Okay? At dyan mo rin isasubmit yung iyong mga requirements. Okay, eto na yun. Binigay ko sa'yo yung link. Sinend ko sa Messenger o sa Viber. Sinend ko. Pag-click mo ng link, AD Rene, eto yung bubulaga sa'yo. Pam! Ayan! Ayan na ngayon. No? Lalabas na tong form na to, AD Rene. Fi-filled upan niya ng rider. Pangalan niya, middle name niya, apelyido niya. Saan siya nakatira? Ano yung number ng bahay niya? Anong subdivision or village? Anong barangay? Anong region? O di ba? Region 1, region 2, etc. O ito, maraming region ha. O, binibigyan na namin kayo ng clue ngayon. Nationwide, no? Darating ang araw, magiging nationwide ang Tok-Tok. Pero as of the moment, dahil ito po ay soft launching pa lang ng Tok-Tok. Ngayon pa lang, soft launching within the next 30 days, Metro Manila delivery areas muna tayo. Okay? Metro Manila muna yung pag-ikot ng mga rider. Okay? Metro Manila muna. All right, no? Ngayon, when you say Metro Manila, ano yung covered? Ito po yung ibig sabihin ng Metro Manila, AD. Kasama dyan yung Met City of Manila, Quezon City, Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Pasay, Pasig, San Juan, Taguig, and Valenzuela, kasama na rin yung Pateros. Yan! Yan ang sinasabing Metro Manila. So for the next 30 days, no, dahil bago pa lang tayo, dahil soft opening pa lang tayo, ang Tok-Tok riders natin ay mag-cater. Iikot muna dito sa mga lugar na ite.
Nakikita po ba to? AD, kitang-kita ba to? Yes, Sir Jeff. AD, nakikita nyo ba to? Yes, yes po. Metro Manila? Yes. Okay. So, malinaw yan, ha? Malinaw. Pero, ang nakakatuwa, kung makikita nyo dito sa application form ng mga ng rider, di ba, kung saan siyang region nakatira, darating ang araw, no, pag na-establish na natin isa-isa, nationwide ho ang tok-tok. Yan ang masarap, no? Province, city, municipality, postal, no? Ano yung zip code niya? Anong bansa siya? Ito, kailangan niyang ilagay ang kanyang license number. Okay? Yan. Ilalagay niya license number niya dyan. Kung ano yung lisensya niya, no? Sa lisensya. Kailangan din ilagay ng tok-tok, no? Kailangan din ilagay ng tok-tok rider applicant yung kanyang active or valid cellphone number. AD, hindi pwedeng mag-imbento. Hindi pwede maglagay ng kung ano-anong number. Bawal. Kasi bakit? Ang cellphone number na inilagay mo dyan, yun ang magiging cellphone number mo bilang isang tok-tok rider. Yung number mo ang nakalink sa sistema ng tok-tok. Kaya kailangan kung ano yung number na ginagamit mo, yun ang ilalagay mo. Lalong-lalo ng kanyang email. No? Kung ano yung active email address, yun lang ang dapat gamitin at ilagay dyan. Okay? Ngayon, eto pa. Ilalagay niya dito kung ano yung klase ng kanyang motor, anong brand, anong model, anong plate number, anong engine number, at anong chassis number. Okay. AD, pansamantala, okay? Kailangan talaga ikaw yung may-ari ng motor. Alright? Ikaw. Hindi pwedeng hiram lang. Bakit? Mahigpit ho ang LTO. Kung mapapansin nyo, ang daming checkpoint, puro motor ang pinapara. Pag hindi nakapangalan sa iyong motor, marami yung tanong, baka pwede ka ma-hassle. Kaya kung ikaw yung may-ari ng motor, nakapangalan sa iyong ORC ang motor, at may professional driver's license ka, pwede ka mag-apply. Kung may NBI clearance ka rin, pwede ka rin mag-apply. O diba? Yun ang mga kailangan nating mga requirements. Okay? Tapos, kailangan mong i-upload yung picture ng driver's license mo dito. Picturean mo siya, scan mo at isend mo dito. Kailangan mong i-upload, picturean yung ORCR number ng motor, scan mo, picturean mo, i-upload mo dito. NBI clearance mo, i-scan mo, i-upload mo dito. At saka yung drug test, ito optional lang po itong drug test. Okay, optional. Pero yung NBI clearance, kailangan mo yan. Okay? So ngayon, guys, no, marami nagtatanong sa akin dito sa chat. Ang tanong nila is, Sir, paano namin malalaman kapag yung applicant namin na rider na nag-apply, eh, matinong tao or mandarambong or may mga record na pala. Number one, kung may record na yan, lilitaw ho yan sa NBI clearance. Tama? Pangalawa, lahat ng applicant, dumadaan din ho dito yan sa amin, sa tok-tok. Kami rin ho nag-i-screen. Alright? And pangatlo, kung sakaling okay naman siya, no, walang record, pero, sa kalagitnaan, meron hong ginawa ang iyong rider. No? Meron ho siyang paglabag sa polisiya ng tok-tok. Meron po tayong sanction na pwedeng ibigay as an operator. Pwede niyo siyang pansamantalang i-suspend sa kanyang pagbabiyahe, no? Para po siya ay turuan, no, ng ipaalala yung polisiya natin. I-discuss natin lahat 'yan pagdating ng technical training natin as an operator, all right? And once AD, once kompleto ka na lahat, no? Ulitin ko, ha? Pag na-filled up mo na itong tok-tok registration form, kompleto lahat, tama lahat ang sinubmit mo, i-click mo yung submit, 48 hours AD. Sa loob ng 48 hours, papadalan po ng text message ng tok-tok, yung rider po, which is kayo, para malaman nyo kung approve o hindi ang inyong application as a rider. Diba? So, ganun lang kadali mag-apply bilang rider. Imagine mo, simple lang gagawin ko, ha? Operator ako, AD.
Araw-araw, magpapadala yung TokTok na mga poster sa Facebook. No? Ipopost ko lang yan. Popost ko lang yan. Gusto mo bang maging rider? Gusto mong kumita? Hawak yung oras mo? Etc. etc. O diba? May sarili ka bang motor? Yan. Pag may nagtanong, interesado, meron siyang mga requirements, papadalan ko lang siya ng rider's application link. Ikiklik niya yun. Lalabas ito. Yung nakita nyo kanina, pipil na pa niyan. Alright? Lalabas yan. Magsasubmit siya ng mga requirements niya. Photocopy ng driver's license, ORCR, NBI clearance, o diba? Kahit walang drug test, okay lang, optional lang yan. Tapos ikiklik submit. After 48, within 48 hours, makatanggap siya ng text, congratulations, you are now approved as a TokTok rider. And kapag approved na siya, AD, i-schedule na siya ng TokTok, kami po, no? Para sa kanyang orientation at training. At kapag nakompleto na ninyo ang AD, pwede na siya mag-report sa kanyang operator. Etong maganda, kapag mag-report na siya sa kanyang operator, magda-download na siya ng TokTok Riders app sa kanyang cellphone, da-download na siya nun. At kapag nakapag-download na siya, ang una niyang gagawin, tatawagan ng kanyang operator, Sir! Reporting for duty! Mas rider block. Ay, rider, pwede na. Ngayon, anong gagawin? Sir, pwede na ba ako mag-request ng load para makapagsimula na ako ng delivery? Ayan. Di ba naalala nyo kanina, kailangan mo mag-load ng 5,000 para sa inyong operator wallet? Yon. Kapag nag-request na yung operator nyo ng load, papadala nyo na siya. Ha? Tuturo namin yan. Nandun yan sa... Nako, AD. Ako na nagsasabi sa'yo, napakadali lang kalikutin at pag-aralan at masanay sa ating operator portal. Napakadali. Kahit ako, kayang-kaya kong gawin. Ayan. Kahit teenager, ang dali lang gawin. Padadalan mo ng load, tatransferan mo ng load. Huwag mo munang bayaran. Tsaka mo nang bayaran pagtapos ka na mag-deliver. Ganun lang. Pwede siyang humingi ng load kahit as small as 100 credits. Pwede. Pwedeng as high as 10,000 kung napakalakas niya mag-deliver. Sir, padalan mo ako ng 10,000 na load. Halimaw ako mag-deliver, sir. Ako ang iyong best of the best rider. Walang tulugan. Jingle lang ang pahinga. O, diba? Ayan. O, diba? Padalan mo. O, pang. Okay. Ngayon, ganito. Paano kikita si operator at si rider? Simple lang. Okay. Makinig. Pinadala mo ng load. Pang! 100 pesos. Tumanggap siya ngayon ng delivery. Pag pinadala mo ng load, automatic, gagana na yung app niya. Ting! Meron magtiting! Ano ting? Ayan, ting! You have one delivery transaction. Ay! Buhay na tayo! May pambili na tayo ng bigas. Ayan na, meron na akong delivery assignment. Okay, do you accept? Accept! Pang! In-accept ngayon ni rider. Boom! Motor na siya ngayon. Pang! Umikap na ngayon. Di ba? Pinikap niya sa sender. Sir, ako po yung rider niyo. Ako na magdi-delivery niyan. Okay, ginawa. Okay, padadala. Tok-tok, delivery. Pak! Lagay sa bag. Harurot ngayon. Pinadala sa recipient. Girlfriend, AD. Sa girlfriend pinadala. Pak! Yung recipient, boom, dinala. Magkano ang delivery fee? 100 pesos. Okay. Nagbayad ngayon. Nagbayad ngayon yung customer. Mamang rider, salamat. Ito ang bayad ko sa delivery. Ah! Okay. Kung magkano ang delivery fee na nakalagay sa isang customer, example, 100. Ah! AD, 80 pesos doon. 80 pesos doon. Yan yung kita ng rider. Oh! Laki! 80 pesos. 80% ang kita ng rider kada isang delivery. Naku, ang dami na nagtatatalon dyan. May mga kabahan. Pwede kumita ng... Yes.
Oh, Sir ito Jeff, ah. Oh. Kita Sir Jeff. Pwede ba yung franchise yung mismo, yung ako mismo na member ng Tok Tok operator, pwede ba ako yung mismong mag-deliver? Malaki pala okay. Yung kitaan, 80%. Magandang tanong 'yan. Operator ka. Nagma-manage ka ng rider. Franchisee ka. Nagpapadala ka lang sa mga kaibigan mo ng delivery link at saka referral code. Eh, meron ka pong sariling motor. Eh, ang dami mo pang oras. Ang sagot ko dyan, isang malaking check. Isang malaking yes. Isang malaking yes. Pwede kang franchisee. Pwede kang, pwede kang maging TokTok franchise, online franchisee at the same time, operator. At kapag may oras ka pa at may motor ka, pwede ka rin maging rider. So ibig sabihin, pwede kang kumita ng 3% plus 10 at plus 7% plus another 80%. That is 90%, sir. Yes. It's 90%. Yes. Oh, teka lang. Huwag muna tayo ma-excite. Balik muna tayo kay rider. Balik kay rider. Okay. Listen, for every delivery fee, for every transaction, kada isang di-deliveran niya, 80% ang kikitain ni Ryder, AD. For 100 pesos, 100 pesos, isang tao, di-deliver, 80%, 80 pesos na cash, bulsa na ni Ryder yun, bulsa na. Yung 20 pesos, yun yung kita ni operator. So ibig sabihin, yung load na pinadala sa kanya, pinadala ni operator, iipunin niya yun. Isosoli niya ulit yan kay operator. Pero kumita na si rider. AD, tanungin mo ako, magkano ang kinikita ng isang operator sa isang buwan? Magkano, Sir Jeff? Magkano? Okay. Ang potential na kita ng isang operator, okay? Operator lang to, ha? Pwedeng kumita ang isang operator ng as much as 60,000 sa loob ng isang buwan. Operator yun, ha? An wow. Operator can earn as much as 60,000, okay? Isang buwan. Ngayon, meron tayong example. Share ko lang. Ito example ko. Ito ha. Paano tayo kumita as an operator? Okay. Share ko lang. Ito ha. Nakikita ba sa screen? Okay. Sabi nga, kumikita yung operator ng 7% sa lahat ng successful delivery ng kanyang rider. Tama? Okay. So, kada deliver ng rider, merong delivery fee. Doon kumikita yung order per customer. Example, okay? Meron kang, example, operator ka, Rene, meron kang 20 riders. Tingnan mo to ha, 20 lang yung riders mo. Diba? Ang maximum ng isang operator hanggang 100 riders. Dito 20 lang. Napaka-county. 20 lang. Kada isa sa kanila, AD, nag-a-average ng 10 biyahe. 10 biyahe lang kada isang araw. Alright? Ngayon, kada isang biyahe, ang average na delivery fee is 150 pesos. So, kukumpitin natin yan. 20 ang riders na hawak mo. Sa loob ng isang araw, meron silang 10 delivery kada isang rider. Nako, kahit kalahating araw, tapos nila yan. Tapos, kada isang delivery, 150 pesos ang kanilang delivery fee. At meron kang kitang 7% doon. So, magkano yan? 20 times 10 times 150 pesos per delivery fee
times 7%, yan yung kita mo sa TokTok operator, multiply it by 30 days, 63,000 AD! Profit, kita ng operator. Nasa bahay lang, pasok! Pasok na pasok! Pasok! Yan ang kita ng isang operator. Siguro mag-ano na tayo ng mga questions nila dito, mag-sagot na tayo ng mga questions nila kasi nakita naman nila yung computation, maliwanag naman yan. Kumbaga, para at least masagot natin yung ibang mga ano, mga questions dito. Ang dami. Ang daming okay. Questions. Okay, sandali. Bago tayo pumunta sa question, tapusin ko lang. Ito na yung tapos na ito. Sa TokTok, simple lang. Sa summarize ko lang, idea. Sa TokTok, simple lang. Ito yung tinatawag na delivery service. Kahit sino na nanonood ngayon, nagpapa-deliver. Alright? Kahit sino. Ngayon, magandang negosyo. Kasi pagkain, gamot, lahat, pinapa-deliver. Ngayon, meron na tayo niyan. And we are the first of its kind na nag-aalok ng online franchise delivery business, no, sa ating mga kababayan. Kahit sino pwedeng maging TokTok online franchisee at operator ng TokTok. Okay? Tatlong paraan para kumita. Maging online franchisee, padalan mo lang inyong referral code, delivery link sa iyong mga customer, kaibigan, kamag-anak. Magbubook sila gamit ang inyong referral code, delivery link. 3% na kakitain mo noon, lifetime. Every time na magbubook sila ng delivery. Mag-register bilang franchise operator. No? Pag naging franchise operator ka na, magre-register ka. Pag na-approve ka, no? Mag-handle ka na ng mga riders mo. At maglo-load ka lang sa iyong operator wallet na 5,000, pwede nang tumanggap yung mga riders mo ng kanilang delivery at doon ka kikita ng 7%. Pwede kang kumita as much as 60,000 sa buwan bilang operator. Or, pwede ka maging rider. Ang isang rider kumikita ng 80% per delivery fee. Alright? So, AD, tayo lang ang unang-una niyan. Walang iba. No? Okay. Ready na tayo sagutin ang ating mga questions. Ikaw magbabasa ng question, ako sasagot, AD. Tutulungan tayo yung bird again pag hindi natin kaya. Okay, sige. Okay. Shoot ko! Aha! Ito daw, Sir Jet. May existing riders na daw ba sa Valenzuela? O ongoing pa lang po? Okay, so kung sakop po ng ano, nung Metro Manila, ang Valenzuela, eh meron na pong umiikot dyan. Now, ito po ay magiging nationwide ito. Depende sa bilis ng ating mga online franchisee at kung sino po yung magiging operator sa kanilang per area or provinces. Tama ba, Sir Jeff? Tama. The more na maraming na-approve na mga riders sa iba't ibang part ng ating bansa, ladies and gentlemen, the more na mas mabilis kumalat ito at mas mabilis yung ating serbisyo. Yun po. So, tama. Ano pa? Question po ito. Sino daw magpapagasolina, Sir Jeff? Yun, magpapagasolina ng motor. Technical to. Sino simple daw? Simple lang po. Simple lang po. Operator po ang magpapagasolina ng motor. Yun po ay, di ba, sandali. Ang magpapagasolina ng motor, mali pala. Ang magpapagasolina ng motor is yung rider. Rider ang magpapagasolina riders ng motor. Oo, rider. Siyempre, kumikita ang rider. Tama, di ba? So, sagot ng rider yan, yung gasolina. Okay. Ang rider, malaki ang kinikita. Yes, so, another question. Okay, sorry. AD, sorry, nakalimutan ko sabihin. Sa rider, pwede kang kumita as much as 1,500 pesos per day. Depende sa dami ng delivery mo. Pwede kang kumita as much as 1,500 pesos per day. So, yung gasolina, yung gamit sa motor, syempre ikaw may-ari ng motor eh. Ikaw yung nagmo-motor eh, di ba? Sa'yo yan. Sa'yo yan. Sagot mo yan. Bilang rider, ikaw may sagot yan. Gasolina. Yan po. Okay. Saan daw magre-report ang mga rider sa head office ba ng JC? Ayan. Hindi kailangan mag-report ng mga rider. Kasi online tayo, no? Online franchise. Magre-report ka sa operator. Ang operator, hindi mo kailangan mag-report physically. Hindi mo kailangan pumunta mag-type in. Hindi. Magre-report ang operator kapag magsisimula na siya mag-deliver. Nasa system po yan. Nasa system po yan. No? Okay. Ang sorry.
Magre-report po ang rider sa operator kapag mag-start na siya ng kanyang duty. Ang operator po, kahit saan sa Pilipinas or kahit saan lugar, pwede siya mag-operate. Pwede akong mag-operate as an operator na taga Manila ako, pero yung mga riders ko taga Cebu, pwede yan. Pwede ako mag-operate kahit nasa Dubai ako, AD. Kahit nasa Canada ako ngayon. Tapos yung mga riders ko nasa Pilipinas, pwede yan. Yun ang maganda sa Tok-Tok. Yes. Okay, eto pa. Paano daw yung credit may re-remit ni rider kay operator? Okay, yan po yung load. Tama, di ba? So si yes, rider, hindi yan makakapagsimula ng biyahe hanggat hindi yan niloloadan ni operator. Alright? Ngayon, pwedeng loadan na ni operator si rider. Basta magre-request lang si rider, tatawagin yung operator niya, "Sir, magsisimula na ako ng biyahe, pwede po magpa-load." "Magkano?" "200 po, sir." "O sige, padadalang kita." Pang! Loloadan na ni operator yung wallet ni rider. "Sir, salamat po, natanggap po na yung load. Pwede na ako magbiyahe." Okay, may utang siya. May utang, tama? Magbabiyahe ngayon. Ngayon, pagtapos na niyang bumiyahe, kumita na siya, pwede na niyang bayaran si operator. Paano niya babayaran, no? Pwedeng gamitin yung PayPanda, pwedeng gamitin yung GCash, pwede sila mag-usap. Paano mo babayaran niya? Pwede mo dalhin sa bahay kung malapit ka lang. O kaya pwede mo i-deposit sa account ko. Yon. Lahat yan na mo-monitor, AD. Meron tayong tool na ginagamit sa ating franchise operator portal kung saan natin na mo-monitor lahat ng bayad, lahat ng utang, na load ng rider sa operator. Lahat yan na mo-monitor. Kaya ako na nagsasabi, guys, maniwala kayo sa akin, be a Tok-Tok operator now. Huwag lang kayo maging online franchisee na Tok-Tok. Maging operator kayo kung kaya nyo. Kasi bakit? Nandun yung pera. Napakadali lang pag-aralan ng tools natin. Hindi kayo mahirapan. Super kayong magugulat. Kompleto ng lahat. Iniisip mo palang ginawa na ng Tok-Tok. Grabe. Okay. Ito yung magandang question, Sir Jet, kay John Philip Supan. Sino daw po mag-provide ng rider's box o yung special box requirement na para sa food delivery? Okay, yung parang may insulator, Sir Jeff, sino daw magpo-provide? Okay, ganito yan. Ang tawag dyan sa mga box na nakalagay sa likod ng motor, ang tawag dyan, delivery insulated bag. Tama? Pwede ka maglagay ng mga pagkain, pwede ka maglagay ng mga gamit, hindi yung mababasayan, all weather ho yan, naka-insulate yan. Ngayon, sino ho magpo-provide? Ganito ho yan. Bilang operator, bibilhin mo yan sa Tok-Tok. Sa kumpanya ng Tok-Tok, mag-o-order ka. Saan ka mag-o-order? Pupunta ka dun sa portal mo, no? Tuturo namin yan once na operator ka na. Pupunta ka sa portal, operator portal, i-click mo yung tinatawag na equipment. Tama? Pag kinlik mo yung equipment, nandun yung mga items na bibilin mo para magamit ng rider mo. Kagaya ng bag, insulated bag. Tama? Ngayon, anong gagawin mo? Pag kinlik mo yon, bebenta mo yun sa rider mo. Alam mo, walang choice. Kailangan bilhin yon ng rider mo kasi kailangan nila yon eh. Kailangan nila yun sa pag... Bawal ho yung styrofoam lang o yung gumawa lang yung rider mo ng kahon. Bawal yon. Kailangan bilang polisiya ng delivery service company para payagan ka rin ng LTO makabiyahe as a delivery service, kailangan meron tayong standard na company insulated bag na nilalagay din. So bibilin nyo ng rider mo. Ito maganda. Pwede yung bayaran ng cash ng rider or depende sa pag-uusap nyo as an operator, pwede niyang hulug-hulugan yun sa inyo. Depende sa pag-uusap. So, okay, ito yung tanong, Sir Jet. Tanong, malupit to. Sabi niya, if wala siyang motor, meron siya kotse, pan-deliver kotse, pwede daw ba yun? Sa ngayon, motor lang muna tayo. Tok-Tok delivery service, motorcycle riders lang muna. Pero meron tayong future plans sa mga kotse-kotse, sa mga MPV, sa mga SUV, sa mga maliliit na truck, yung mga ELF,
Future na ho yan. Huwag muna tayo dyan, okay? So ngayon, motor lang muna tayo. Okay, good. Good. So ito po yung question na siguro pwede ko nang sagutin. Meron daw ba sa Mindanao sa iba't ibang parte ng Pilipinas? Ito po yung sagot dyan, okay? Sa ngayon, mag-ooperate muna tayo Metro Manila muna. Habang inaantay natin yung iba ma-approban as operator, kasi maraming mag-a-apply yan eh, as operator. Pag na-approban na yung operator na yon, tapos marami na isang na-approban na mga riders, pwede na po silang mag-operate, okay, sa area nila, per area. So the more na maraming magiging operator sa iba't ibang parte ng ating bansa, and soon the world, ay nako, mas mapapabilis po yung ating pag-operate sa iba't ibang lugar. Para din po siyang food hub. So, di ba nag-apply kayo ng food hub dati? Okay, so pag na-approve yan, doon siya makakapag-operate. Same thing with our Tok-Tok. So, sa ngayon, wala pa. Pag meron na pong naging franchisee dyan at naging siyang operator at nagkaroon na siya ng mga riders, doon na po magsisimula yung delivery system sa kanila. Take note, ang negosyo natin, very portable. Maski nasa ibang bansa ka, pwede kang maging operator at ang mga riders mo, yung mga kabag-anam mo, kilala mo na may mga motor, bigyan mo sila ng opportunity, pagkakakitaan, para meron silang kita. Okay? So, ang tanong dito, dapat ba professional driver's license? Of course, dapat po professional driver's license kasi bawal po yung hindi pa professional. Kailangan po yun, professional. Okay, Eddie. Now. Eddie. Yes. Okay. Sasagutin ko yan, ha? Bakit professional? Kasi meron, kaibigan ko kasi nagtanong sa akin, sabi, Jeff, kailangan pala maging professional, eh may motor naman ako. Bakit hindi? Okay. By definition, professional license, ibig sabihin, yung lisensya mo, ginagamit mo yung sasakyan mo sa trabaho mo. Tama? Pangalawa, hindi pwede huhulihin ka ng LTO kapag meron kang delivery bag na nakalagay sa likod ng motor mo, pero ang lisensya mo, hindi pang professional. Alright? Okay. May question dito, Sir Jeff. Ano daw yung items na pwedeng ipa-deliver? Pwede bang live animals like aso, pusa, manok, di ba? Sa probinsya, bibili ka ng manok, ipa-deliver mo, pwede ba? O ano okay, yung size? Tagtagin natin, Sir Jeff. Ano yung size ng items at gaano kabigat yung items? Ayan. Okay. Sige. Sagutin ko muna yung tanong mo, AD. Number one, hindi ho pwede yung mga live animals ipa-deliver. Okay? Kasi baka mamatay. Hindi natin sagot. Pangalawa, bawal ho yung mga corrosive, explosive, dangerous materials. Kagaya ng mga chemicals, combustibles, yung mga sharp edges na ano, delikado yun, no? Baka delikado sa biyahe. Pangatlo, ang sukat lang po is 20 inches by 20 inches by 20 inches po yung laki. Kasi laki lang na insulated bag. Pang-apat, ang bigat okay po, ang total capacity ng motor na pwede niyang kargahin o ilagay sa bag is 20 kilos lang. Alright? AD, madagdag ko lang ha, meron kasi nagtatanong dito. May nagtatanong, yung 16,888 ba na sinasabi natin kanina pa at saka ni Boss Joe, yun ay kasama na daw ba yung pagiging online franchisee or operator lang or separate ba yun? Okay, klaruin ko ha. Sa 16,888 na Tok-Tok online franchise package na bibili nyo bukas, magiging online franchisee ka na ng Tok-Tok, kasama ng online franchisee doon. Pero, pwede ka rin maging operator. Paano ka magiging operator? Kailangan mo mag-register. Okay? Sa website ng Tok-Tok as an operator. Yes, I think nasagot so, mo na yan. Ano ko lang kasi may nagtanong eh. So, ang ibig sabihin nun, sa 16,000, you can be a franchise operator and a online franchisee and a rider. Pero kung rider ka lang, hindi ka pwedeng maging operator at hindi ka pwedeng maging online franchisee. Paano ka magiging operator at online franchisee kung rider ka lang? Simple lang.
bumili ka ng package ng tuktok. At saka for the next 6 days hanggang December 14, special gift lang na nila Boss Joe ito. Lahat ng kukuha ng package ng tuktok bukas, 16,000, kasama na ho yung gift nila na shoplink na Show My King, di ba? Boy Bond at Mang Box, yung 7-in-1 shoplink kasama na. Pagdating ng December 15, AD, December 15, Tuesday, hindi na ho kasama yon. Iwalay na ho, pag tok-tok, tok-tok lang. Pag Show My King lang. Ah, di ba? Yeah. So, samantalay na ngayon. Grabe. Sa mga nagtatanong naman po, paano daw yung kakasali lang kahapon? Paano daw yung kakasali ng 1 week pa lang? Okay? Ang advantage nyo po, okay, grab the opportunity na makapagpasali po kayo ng mga tao na interested sa ganitong negosyo. Member na kayo, grab yung opportunity para kumita kayo ng 5,000 or 7,500 na direct referral sa mga bawat taong may invite nyo at sasali at kukuha po nung Tok-Tok franchise na 16888. Okay, yun po yung pinaka-privilege po ninyo. Huwag nyo munang tignan kung dapat kayo. So kung gusto nyo, pwede po kayong bumili ulit. Okay, pwede po kayong bumili ulit ng package para naman dun sa franchise ng Tok-Tok, yung online franchise po ng Tok-Tok. Okay, napakaliit na halaga na po yan. Alam naman natin na 288,000 yan. Na-cut down into 58,000. Now, okay, for 1 week, avail nyo na po ito, 16,888 lamang. At tataas po yan ng tataas. Okay? Habang nandyan, ako, i-grab nyo na po yung opportunity. Okay? Para kumita po kayo at magbigay kayo ng trabaho sa ibang walang trabaho. Okay. Edi, ganito. Sasagutin ko lang itong question na to, ha. Meron nagtatanong, paano daw yung uniform ng rider? Okay, ganito yan. Lahat, yes. Lahat ng gagamitin ng rider nyo, no? Mula sa uniform, sa vest, sa bag, no? Insulated bag, lahat yan manggagaling sa operator. Kasi bibili niya ng operator sa Tok-Tok, sa company. O orderin niya ni operator. Tapos ang gagawin ni operator, ibibenta niya yan kay rider. Okay? Babayaran niya ni rider. Yung bag, yung uniform, lahat yan. Babayaran ni rider yan. Cash or depende sa pag-uusap nyo. Pwede niyang hulug-hulugan sa inyo. Okay? Babayaran niya. Pwede hulug-hulugan. Okay, yun po yung ano doon, yung tanong. Okay, yung silver account daw po ba? Pag in-upgrade, pwede mag-tok-tok? Hindi po. Dapat 16,888 po babayaran. Sa mga dati na daw po ba na mga members lang ang 16,888 or para sa mga bago din? Hindi. Lahat po, anybody na mag-avail po ng package nating 16888, kay bago ka man or dati ka mang members, okay, 16888 kasama na po lahat yun. All in na po yun. Okay. Minimum riders, okay. Again, yeah, 100 po. Minimum riders po ng isang operator is 100 operator, 100 riders per operator. So kung gusto mong 200 o 300 na riders, kailangan mong kumuha ng dalawa o tatlong accounts. Okay, na 16888. So, yun po. Pwede mong ipangalan po sa iba't ibang tao. Okay, sa nanay, tatay, kapatid, anak. So, yun. Pwede. Okay, ito daw. Yung mga existing na existing na rider daw sa ibang sa ibang rider o sa ibang delivery. Pwede po bang rekrutin yun? Pwede. Kung gusto nilang mag-tok-tok, okay? At least yun, sanay na siya at alam na niyang umikot. Kaya po pala, hindi po pinapayagan muna yung sasakyan kasi agrabyado po kayo sa gasolina kapag na-traffic kayo. So baka yung ibabayad dun sa i-deliver niya, kulang pa sa gasolina niyo. Kaya motor, mas mabilis, mas matipid. Okay? Walang traffic. Ayan. Hindi. May nagtanong dito, Sir Jeff, pag riders po ba dapat online franchisee din? Hindi ho. Pag rider, rider lang. No? Kahit hindi siya online franchisee na Tok-Tok, pwede siya maging rider. Kahit sino pwede maging rider. Mag-a-apply lang po.
sa mga operator. Yan o. Okay. Maximum po yun, ha? Hindi minimum. Pwede kang maging dalawa lang riders mo. Nasa yun. Pwedeng 10 okay. lang. Pero maximum 10. Ay, 10. Maximum 100. Okay. Ayan. Okay. Ayan na. Ulit. Pasensya na kayo yung iba, no? Nagtanong kasi sila. Sinasabi daw, kanina pa daw sila nagtatanong, hindi nababasa. Guys, ulitin ko lang, no, 4,000 kayo nagtatanong dito. Pag nakita niyo mga tanong, ang bilis-bilis, oh. Di ba, mahirap po basahin lahat, okay? Pasensya na, ho. Pwede po kayo magpaulit-ulit ng question para mabasa ho namin. Pwede bang magdagdag na lang ng 1,000 para ma-avail yung bagong promo ng TokTok bago lang ako naging show, franchise show? Hindi ho. Magkaiba ho kasi. To be honest guys, marami nagtatanong, ba't hindi na lang ilibre yung TokTok? Bakit hindi na lang magbayad ng 1,500? Total, kaka-avail mo lang ng show making package kahapon, bakit hindi na lang isama na lang? Hindi ho. Ulitin ko ho. Ang TokTok ho, franchise ho to, delivery service. Magkaiba talaga to. Hindi ho siya dapat talaga kasali. Yes. Ginawa lang ho nila, boss, gift, regalo sa atin for the next 6 days. Lahat ng kukuha ng TokTok bukas hanggang Monday, nilibre lang ho yung Showmaking 7-in-1 shop link or franchise sa TokTok. Nilibre lang. Pangalawa, yes, dapat ito ay 288,000 lang or 58,888 yung TokTok. Pero dahil gift, ginawa lang ho itong 16,888 para makatulong ho sa atin lahat. Tama, mali. Okay? So, lahat ito, gift. Mula ngayon, bukas hanggang Monday, gift. Alright? Pagdating ng Tuesday next week, wala na ho yan. Pag kumuha ka ng TokTok, TokTok lang. Pag kuha ka ng Showmaking, Showmaking lang. Hindi na ho magkasama yan. Kaya, sana maintindihan yes. nyo, ha? Alright? Good. Next. Opo, in addition Sir Jeff, ano? Pag magdadagdag ka ng business, kunyari, meron kang tindahan ngayon, ano? Tindahan, sari-sari store. Pag magdadagdag ka ng business, eh di ba magdadagdag ka rin naman ng puhunan? Pareho lang din po 'yon, okay? Insurance daw po ng riders for accident kanino? Okay? Pag-usapan na po 'yan ng operator at saka yung rider, ano, kasi mura lang naman ang ano, no? Sandali. Sagutin na natin ngayon yan. Bernadette, kasama ko natin ngayon live si Bernadette Sembrano. Pasok! Diba? Hi, ADJ. Hi, Bernadette. Okay. Paano daw po yung... Hi, ma'am! O, diba? Hi po. Good evening po. Sa mga hindi nakakaalam, siya po yung letter T sa TokTok. Ano yung T? Trainer. Okay. Ma'am Bernadette, question lang po. AD, ano yung question? Yung insurance? Insurance of riders for accident. Actually, so far, ongoing po ito since startup pa lang naman po tayo. We're doing all the necessary processing kung paano po natin ma-secure din yung ating mga riders. So, if ever meron na po in the future, i-release natin to sa ating mga operators para eventually pwede nilang ma-adopt po kung ano yung insurance na pwede natin ma-provide sa mga riders natin. Okay. Tama. So, yun. So, antayin po natin ang ano, ang announcement ng ating training department ng TokTok. Okay? Para po sa insurance ng rider. So, for the meantime, yung rider, mag-ingat na muna siya. Di joke lang. Okay. Tama. Bernadette, salamat ha. AD, marami kasi ang hindi nakanood ng presentation nung sinimula natin to. Yung ako na yung nagsasalita kanina, tayong dalawa. Marami pa rin nagtatanong kung paano po malalaman na pasado ang operator. Simple lang po. Kapag nag-filled up po kayo ng, di ba, bumili kayo ng package, ng TokTok franchise package, pupunta kayo sa website ng TokTok para po kayo ay makapag, pakita ko ulit ha, sa mga nahuli. Okay, mga nahuli. Ayan, okay, sandali ha. For the benefit. Ayan. Alright. Kapag kayo ay bumili ng package ng TokTok Online Franchise Delivery Service, pupunta po kayo sa... Okay. Kapag kayo ay... Kapag kayo ay
bumili ng package. Alright? Kapag kayo bumili ng package ng TokTok online delivery service, ngayon, pwede kayong maging operator. Paano? Pupunta kayo ulit dito sa website na to, toktok.ph, at hahanapin niyo po yung be a TokTok operator. Ikiklik niyo po ito. Okay? Pag kinlik niyo yan, lalabas yung tinatawag na sign up as a TokTok operator. Ito yun, operator registration form. Magsasign up kayo dyan. Fi-filled upan niyo yan, lahat ng requirements na inahanap. Importante po yung active cellphone number, active email address, ayan po. At isasubmit nyo po yung mga iba pang requirements kagaya ng franchise ID nyo na yun yung account ID number nyo. Kung di nyo alam yan, hingin nyo po yan sa inyong online mentors, alright? Or online coaches. At saka mag-submit kayo ng isang valid ID with photo. At i-click nyo po yung submit. Ngayon, pag kinlink nyo po yung submit, malalaman nyo lang in just 24 to 48 hours, no? Actually, 24 hours lang, kung kayo approve o hindi. Pag kayo ay approve, papadalan kayo ng TokTok ng inyong credentials sa inyong email. Nandyan po yung inyong, ito po, ito yung example, isu-zoom up po lang. Ayan po, ito yung email na matatanggap nyo. Congratulations, you have now approved as a TokTok operator. Pwede nyo na ma-access ang inyong operator portal. I-click nyo lang po ito. Papadala po sa inyo yung inyong franchise operator portal. Ito po yon. Ito po yung tool, username and password po. Diyan nyo po malalaman kung madali lang na mag-apply, no, as an operator. Basta kompleto po tayo sa ating requirements. Okay, AD, question. AD. Okay, yes. Ako muna ng pasagot dito, ha. Allowed po ba tayo tumanggap ng mga rider natin ng ibang bookings kagaya mula sa ano, mga nakakulay green, nakakulay orange, nagmamaneho. Bawal ho. Kapag rider ka ng TokTok, TokTok booking lang. Okay? Ang pwedeng tanggapin ng ating rider na sa pulisya ho 'yan. Parang sinabi mo kung ikaw ay presidente ng Jollibee, pwede ka bang makitang kumakain ng Big Mac. Yan, bawal! Bawal, of course. Right? Okay. Ang tanong ni ma'am, ano, how much daw po ang credit for every delivery? Ano po ibig sabihin nito? Credit o yung kita ba? Or ano? Per delivery? Magkano pa per delivery? Depende pag, sa layo. Okay? Tsaka sa layo nung inyong papadeliveran. Magkano yung kita niya? Depende, 80% po ang kinikita ng rider sa every delivery. At ang operator po is 7%. Okay, ang kikitain niya. Ayan. Okay. Meron ng tanong dito. Kanino, eto, may, ang ganda ng tanong, oh. Hindi ko nababanggitin yung pangalan, ha. Interesado kaming maging sumali sa TokTok franchise. Gusto namin maging TokTok franchise. Kaya lang, kanino kami pwedeng sumali? Simple lang ho. Kung sino ho yung nag-imbita sa inyo na manood dito sa live, doon ho kayo mag-i-inquire kung paano maging TokTok. Diba? Doon kayo pwede maging online franchise na TokTok and eventually maging operator. Kung sino po ang nag-invite sa inyo na manood dito, doon ho kayo sasali. Okay. Ano daw po yung reason para ma-reject ang yung operator application? Number one, pag di po kayo member at di kayo mapag-provide ng ID number, reject po yung sigurado. Di ba? Pero... Okay, number one. Number ahead, one, pag hindi niya na... Hindi, simple lang. Number one, pag hindi niya na fulfill yung apat na importanteng requirements. Valid mobile number, valid email address, ID number, franchise ID number, ito yung ID number sa activation card nyo, at saka yung valid ID with photo. Yun lang naman yun, eh. Okay. Sir Jeff, the question is this. Can any Filipino living abroad get the TokTok franchise of what price? Or can a foreigner of different countries, okay, pwedeng maging TokTok operator? Yun ang tanong. Okay, sagutin ko yan, pero ganito. Pwede kayong maging operator kahit wala ka sa Pilipinas. Pwede. Pero yung mga riders mo, nandito sa Pilipinas. Kasi dito muna tayo mag-ooperate, eh.
Tama, di ba? Yes. So, yes. If you are a foreigner, pwede rin. Tanungin yes. natin si Bernadette. Bernadette, paano kung ako ay foreigner? I'm a Canadian. I'm a Canadian, Bernadette. And my friend invited me to venture in TalkTalk delivery in the Philippines. And I like the idea because I don't need to go to Manila to operate TalkTalk. I can just be in Winnipeg or Vancouver at my home, be an operator. Can a foreigner also become a TalkTalk operator? So far, open lang po muna siya for Filipinos because soon, pagka nag-expand na tayo fully nationwide, afterwards, mag-expand naman tayo abroad. So, probably pwedeng ma-penetrate natin yung different countries na maging possible na maging chance nila for them to become a TalkTalk operator sa ibang bansa po. Okay, salamat, Badet. So, ibig sabihin yan, total, Pilipino naman ang karamihan na nanonood ngayon. Exclusive muna to sa mga Filipinos. Siyempre, una tayo. Tama, tama. Man. Okay, question? Ano? Okay, Alvin. Paano daw makakayat si Ryder? Oh, hindi, edi, ito muna. Ano daw yung purpose kung bakit natin kailangan mag-send a load sa Ryder? Okay. Guys, kasi ganito yan, sa delivery service, no? Lahat na sa app na. App na po yung ginagamit. Okay? App na ho. So, yung load kasi ng natatanggap ni Ryder, yan ho yung credits na tinatawag. Okay? Kasi si Ryder, tumatanggap po siya ng tinatawag na delivery fee in a form of cash. Pag nagpa-deliver ka, magbabayad ka kay Ryder. Tama, mali. Nandun yung delivery fee. Tama, di ba? Okay. Yan na rin yung kita ng operator. So, si operator kumikita sa delivery fee na natatanggap ni Ryder, which is 7%. Kaya natin siya pinapadala ng load para magkaroon siya ng biyahe. Kasi kung hindi natin siya padadala ng load, babalik ulit tayo sa parang traditional na tatawagan mo si, oh, Ryder. Pag ano, pinanood ng mga kausap. Bukas, alas 8, ha? Pumunta ka sa Singalong. Mali! Hindi na ho tayo ganun. To further explain that, Bernadette, can you help us explain kung bakit daw kailangan padala ng load ang isang rider? Ayan. Alright. Hi. Bakit daw kailangan padala ng load ang rider? Opo. Actually, by default po kasi, yung TalkTalk riders natin can only mobilize dun sa kanilang pagiging TalkTalk rider kapag merong sapat na load sa kanyang rider wallet. So, dun po kasi mapupunta yung makukuha natin yung commission ni TalkTalk na i-share natin sa ating mga operators through either through the 7% bilang silang TalkTalk online franchise operator and then yung 3% naman dun sa mga online franchisee. So kailangan po may load si Ryder kasi yun po yung way para makakuha sila ng biyahe. The more na may load po yung kanilang Ryder load wallet, mas malaki yung chance na makapag-deliver sila ng mas marami at higher po yung mga delivery fare. Okay. So COD po ba daw? Ito, COD po ba daw ang bayad sa TokTok? I think yes, tama? COD? Pagka-deliver, doon po ibabayad yung kumbaga yung charge, ano? Yes, cash. Po. So far, meron po tayong COD maximum of 2,000 pesos po. Thank you very much, Badet. Alam mo, AD Rene, safety rin yung kasi yung load eh. Safety yan eh. Kasi yung load na yan, remember, lahat ng transactions na dumadaan sa operator papunta sa rider, lahat yan nakarecord yan sa portal ng operator. Pag-send ng load, pag-receive ng load, yung utang ng rider sa load, sa equipment, lahat yan, makikita nyo yan sa system natin. Kaya safety yan. Kasi kung walang load, paano malalaman ni operator na ito talaga yung kinikita niya mula sa delivery ng rider niya? Tama, di ba? Okay. Kaya may yan. Question dito, Sir Jeff. Sabi niya, paano kung Metro Manila ang package going to Davao? Ay, paparcel nyo na po. Hindi po pwede yung rider. Hindi pwedeng magmotor. Matagal po. So, iparcel nyo na lang po sa ibang courier na lang. Courier. Huwag po yung TokTok rider natin. Kapag tawid-dagat na po. Yes. Number one, hindi naman babiyahe yung rider natin papunta doon. Unless willing magbayad yung recipient ng 92,000 pesos.
Diba? Yeah, totoo. Oh, totoo naman eh. Diba? Logic. Logic naman. Siyempre hindi yun. Diba? Kung papadala sa Davao, ibang way na ng tuktok yun. No? Diba? Pero tuktok pa rin ang maghahatid. Sa, yung rider pa rin ng tuktok na taga Davao ang maghahatid sa Davao. Yun lang yun. No? Diba? Pero in the future plans na yan. In the future plans na yan. Oh, malalaman nyo lahat yan. Ito po yung question ni Sir Roniel. Paano po kami na existing na? Sino po ang magpa-process ng Tok-Tok franchise namin and paano yung referral commission doon? Okay. Sa lahat ng mga existing na ano, Tok-Tok? Hindi, existing member daw. Ewan ko, ay, dapat mag-member muna sila. Or, ulitin ko, lahat ng mga existing member na nanonood ngayon, no? Hindi po kayo pwede mag-Tok-Tok kaagad. You have to purchase a Tok-Tok package starting tomorrow to enjoy the benefits of Tok-Tok. Alright? Ang magpo-process lahat ng ano daw? Ano daw yung magpo-process? Referral okay. fee? Ano na yan? Immaterial yung kanyang question when it comes to that kasi hindi pa siya member ng Tok-Tok. Oo. So mag-member yun na kayo. Oh, kumuha mo na kayo ng package tomorrow para maging kasama kayo sa Tok-Tok. Kasi lahat ng mga existing na before, tsaka kahapon, hindi naman yung kasama sa Tok-Tok. Eh. Lahat yan kukuha ng package. Once and for all, kasi it's a separate business. Iba tong Tok-Tok na to. Diba? Tok-Tok is a delivery service business. Iba to. Okay. Paano daw kukuha ng client si rider o si operator? Yan ang tanong. Yung Tok-Tok natin kasi, it's a booking app. Booking delivery service app. Tama? Hindi kailangan ni rider maghanap ng magde-deliver. Kasi once na in-app na natin tong system na to, tuloy-tuloy yung mga deliveries niyan. Si Tok-Tok ang mag-a-assign sa mga operator na dediretso na kagad niya sa rider. Tanggap lang ng tanggap. Tanggap o tanggi. Tanggap-tanggi. Ganun lang naman yung rider. Oh, it's a system generated. Ano? System generated yes. app? Okay. Oh. So yun po ang sagot. Ito yung tanong. Kung ako operator na, once na partner na kami ni rider, is pwede pa ba siyang lumipat ulit ng ibang operator? Kasi once na mag-register si rider sa iyo, papadalan mo siya ng rider's activation link. Okay? So ano yung rider's activation link? Yun po yung link na naka-link sa iyo as an operator at ma-make sure mo na siya yung rider mo. No, nakadikit siya sa iyo, naka-tag siya sa iyo. So every time na magdi-deliver siya, automatic yung kita mo mapupunta sa kanya. Okay? Ay sorry, yung kita mapupunta sa iyo. Hindi siya pwedeng mapunta sa ibang operator, right? Kasi bakit? Yung kanyang credentials naka-link lahat 'yan, yung kanyang email, yung kanyang lisensya, yung kanyang cellphone number. Kahit dayain niya yung kanyang cellphone number, nagtampo siya sa iyo bilang operator, ayoko sa operator ko, masungit. Tapon ko na itong SIM card ko, bili ako ng bago. Hindi rin siya pwedeng lumipat kaagad-agad. Bakit? Kasi yung mga ibang credentials niya, yung motor, yung license number, chassis number, OTR, lahat na naka-link pa rin sa operator. Unless so, na-terminate niya. O unless na-terminate niya yung kanyang pagiging rider sa Tok-Tok. Yun, baka sali pwede. Okay, again, hindi po automatic na member kayo ng JC o franchise po kayo ng JC ngayon, ay kikita na kayo sa Tok-Tok. Hindi po. Kailangan po maging Tok-Tok online franchise po kayo para kumita ng 3% sa link ninyo para magkaroon kayo ng link or dun sa pagiging operator at pagiging rider. Dapat, pagiging operator at pag-earn as online franchisee. So, kailangan po bumili kayo ng package ng Tok-Tok. Pag existing, o hindi po automatic na maging online franchisee ng Tok-Tok. Okay? So, kailangan pong bumili ng package ng Tok-Tok para ma-enjoy nyo po yung 3%.
Kahit na po meron kayong ID number na existing ngayon, hindi po po pwedeng gamitin kasi system generated po yan. Yung magsisimula lang po starting tomorrow na ma-purchase na package natin na 16888, yun lang po ang pupwede sa ating system ng TokTok. Kasi sila lang po yung authorized na number. Maski meron po kayong existing na ID number dati. Okay? Okay. Yan. Thank you, AD. Alright. So, meron lang ako yung kaklaro dito kasi marami nagtatanong na kailangan daw ba 5,000 pesos ang iloload mo kada rider? No, hindi. Gaya na sinabi ko kanina, 5,000 ang minimum na pwede mong iload sa'yo as an operator, sa wallet mo as an operator. Pero kapag ang rider ay humingi ng load, pwede yan kahit minimum of 100 pesos lang. Tama, di ba? Yun mo yun, okay? Ang ganito, tanong, we have... ADJ? Yes. For riders po, minimum of 500 po yung top-up nila. Ah, okay. Minimum of 500. Okay, I corrected pala, sorry. Minimum yung... pag rider ay hihingi ng load, minimum po 500 ang pwede natin i-load sa rider. Oo nga naman. Kasi pag 100 lang, wala pa nga yatang dalawang biyahe yun eh. Di ba? Pero pag operator ka... Oh. Question. May previous daw po ba ang 16888? Previous. Meron. Pin-resent na yan. Teka lang ha. Pakita ko sa inyo ha. Freebies sa mga kukuha bukas. Okay. Dali ha. Let me just show you. Okay. Ito ha. Pakita ko sa inyo. Ito yung freebies ha. Sa lahat ng kukuha ng package bukas. Huha! Ayan. Okay. Itong freebies. Isusum ko lang ha para makita. Okay. Dali. Wait lang. Okay. Yan. Freebies. 16,888. Tomorrow, 2,000 pesos worth of JC Health and Beauty products. 1,000 worth of Mambox and Boy Bondat product. Sauce, 500 grams. One marinated chicken drumstick with sauce, 500 grams. What? Nakakagutom. One marinated chicken leg quarter tray with sauce, 350 grams. Inclusion of Boy Bondat. One regular sisig, single serve. One spicy sisig, single serve. One beef pares, 140 grams. At saka, syempre, kasama rin dito yung for the next 6 days lang, yung 7-in-1 franchise, online franchise shop link, no? Sa Mangbox, sa Showmy King, plus TokTok. And after 1 week, no? Next week po, Tuesday, hindi na ako kasama yan, no? Separate na ho yung TokTok at saka yung Showmy King. Okay. Ganito, AD. Alright. Guys, ganito ha. Maganda yung usapan natin ngayon. Marami yung mga topics, no? Grabe, sobra. Sobrang daming tanong. Gusto sana namin sagutin lahat. Sobra. Okay, sobra talaga. And I appreciate na ganda ng feedback natin sa negosyo na to. Okay? And ganito po, no, to save time, alam ko yung iba sa inyo, marami pang gagawin. Iba, maraming tanong. Iba, naghihintay. Kanina pa yung tanong. Hindi kasi yun namin mabasa eh, kasi pag nag-ano dito, tuloy-tuloy yung bilis. So, ang bilis ng ano, ang bilis ng lipat, no? Mabasahin pa lang namin, lumilipat na. Ganito yung gawin natin. Lahat ho ng tanong nyo, sulat nyo, okay? At ibigay nyo ho yan sa mga mentors nyo, sa mga nag-invite sa inyo dito sa live na to, ibigay niyo, ipasa niyo yan sa kanila. Kasi later on, magkakaroon ho kami ng question and answer, in-depth question and answer para sa mga mentors niyo lang, no, sa mga leaders namin, para po sagutin lahat-lahat yung isa-isa at ipapatuloy sa inyo yung tanong. All right? So before we go, AD, I think we can only accommodate 5 more questions na lang. Ito po, sabi ni Sir, yung 16888 daw po ba, pwede na daw siyang maging operator? Yes po. Okay, pwede na po kayong maging operator sa 16888. Kailangan lang niya mag-register sa TokTok
.ph website once na bumili na siya ng package and once na may register na yung account niya bilang TokTok online franchisee sa system natin. And after niya mag-register doon, tutulungan siya ng online sponsor niya, magre-register siya ng online operate TokTok operator form, no, sa website. Yun lang po. And hintayin lang po yung approval, no, within 24 hours lang padadala ng email kung approve as operator hindi. Tapos na po yun. Pero usually approve naman eh. Sige, next question, AD. Okay, yung pong nagtatanong about dun sa age limit nung ano, age limit ng riders. Basta po may driver's license na professional, ibig sabihin 18 years old and above. Basta may driver's license na professional, okay? Para yeah. Tama. Tsaka para safe, hanggang able magmotor. Napasok po sa ano. Siyempre ayo, iniingatan naman natin yung ating mga senior, no? Pag senior na medyo mas maganda operator na lang ang senior kaysa sa rider. Kasi alam naman natin delikadong magmotor sa labas, 'di ba? Kaya doon tayo sa mga professional ano talaga na may lisensya. Okay? Profession uwi pagda-drive ng motor. Ayan. Okay, next question, AD. Okay, so kung sa 8, ito naman, kung sa 80% yung rider, 7% sa operator, saan daw napunta yung 13%? Diba, ang galing, ano? 3% po dun na sa referral yon, ano? And yung 10%, of course, sa gumawa po nung system na to, nagbayad ng malaki, doon po mapupunta yon. Oo. Okay? Oo. Ang limit na lang po. Yung... Tama. Sorry, AD. Yung 10% na natitira, di ba, napupunta na yan sa ano, sa company for systems, updates, software, maintenance, lahat po. Kasi hindi po biro yan. Alam niyo po, mag-maintain lang muna ng system, lalong-lalo na ng app. No, pag may sarili ka talagang system, grabe, oh, mga 15 million yan, oh, mga per, ano yan, per year. Pinakamura na ho yun. Hindi ho biro ang infrastructure ng system. Kaya ho, wala ho kayong makikita sa Pilipinas or kahit sa ibang bansa na nagpapa online franchise ng delivery service. Wala ho. Wala. Yung royalty, sa nagtanong po ng royalty, okay, for the meantime, yung royalty po is waived po for 6 months ang royalty. Royalty waived fees. Waived po tayo. Oo. July 1, 2021 ang magre-resume. O diba? 5% po yan, royalty fee every month. Okay. O, last two questions na lang. Okay. Pwede daw po bang, ano, yung 5,000 referral fee, of course, meron pa po yan. Kaysa ating 16888, may 5,000 referral fee po yan. At 7,500 po sa international. Okay? Ayan, okay. So halos na-explain na to kanina, nasagot na. Ganito ha, marami nagtatanong. Baka naman mahal ang delivery ng TokTok, hindi ho. Antayin nyo, pag nagpabook tayo, competitive ho ang presyo ng TokTok compared sa mga ibang ano nasa labas, competitive ho or parehas lang. O di ba? Antayin nyo lang ho, di ba? Check nyo, competitive tayo. Yes. Ang bilis ng tanong. Okay. Ganito, last question na lang and before we go, lahat ng questions nyo guys, no, isulat nyo yan, ipatunyo nyo yan sa mga online mentors nyo kasi yung mga online mentors nyo, yung mga coaches nyo, yung mga leaders, so kakausapin namin mamaya, no, para sagutin po lahat ng mga tanong nyo para ma-funnel na ho natin lahat, okay? Simula ho tomorrow, start na po ang pag-avail ng TokTok online franchise package worth 16,888 and hanggang Monday lang ho, kasama yung gift nila Boss Joe and Boss Carl, which is yung Shopling. Alright? Yes. Okay, AD, last question na lang. Pili tayo ng malupit. Go. Pag ikaw na mamili, Sir Jeff. Ito daw, ito. By default po ba TokTok will be delivered service of the food hubs? Yes. Okay, kasi po,
ang food hubs, mga kailangan po yan ng mga riders at magdi-delivers. At kapag existing na po sa area ninyo yan, makakatulong po sila ng malaki. Okay? Sa pagdi-deliver ng mga produkto at orders ng food hubs. AD, bigyan mo na sila ng idea ngayon. Kung ikaw ay food hub, mag-apply ka na rin bilang operator ng tuktok. Yes. Kumuha ka ng rider mo. Yun na magdi-deliver. Kumikita yes. ka pa. Ayan. Alright? Alright. So siguro, okay. Yan muna, Sir Jen. Paulit. Sandali, may nagtanong sir, pwede po bang pumili ng operator? Hindi ho. Kung sino yung nagbigay ng rider's application link sa inyo para mag-apply ka ng rider, yun ang operator mo. Hindi ka pwede pumili ng operator. Wala akong nagpepresenta dito na operator ako, apply ka sa... Wala. Lahat ng operator nagsesend yan ng invitation sa social media, sa mga kaibigan, kamag-anak. Kasama pa rin, sa binary yung tok-tok, of course po, of course, no. Of course. May palo pa rin po yung sa binary. Okay. Alright. So, AD, ganun na lang ha. Lahat ng mga questions nyo, guys, sulit nyo at ibato nyo na kaagad ngayon sa mga coaches nyo. Alright? Ibato nyo na lahat sa mga coaches nyo. Para okay lang po ba yung rider? May motor. Of course, mahirapan pong maglakad yung rider. Kaya nga po rider, dapat may motor. Okay? Hindi, tsaka yun yung requirement natin. Kailangan may sarili silang motor. Isa sa requirements po yun. Requirements po yung may motor. Alright? Ayan. So, AD Rene, after nito, may meeting pa tayo sa mga leaders. Yes. Alright? So, maraming salamat. Thank you so much po sa pagkikinig, sa pagtsatsaga. And basta pag may tanong lang po kayo, send nyo lang po sa mga online mentors nyo. Sa mga tao nag-invite sa inyo na manood dito sa link, I know you're very, very curious. Marami kayong questions. At saka sa mga nagtatanong, pakita na daw po yung system ng online franchisee, ng operator, yun po ay technical training para po sa operator yun. Okay, magkano daw sa dirhams ang new package? Okay, 1,722. Okay, sa dirhams, 1,722. UAE, o diba? Yeah, ayan, UAE. Hindi ho natin i-train dito yung technical. Ang training lang ho ng technical is for pag operator na po ng tuktok. Kasi bakit? Kulang ho ang isang araw. Sobrang dami yun. So, numero, di ba? Pero madali lang itindihin. Maganda po. Makikita nyo po dun, okay? So the operator's technical training is reserved for those who applied for operator sa ating pagkatapos nila mag-purchase ng package, o di ba? Ayun po. AD, naka-mute ka. Si Ma'am Sophia Pascual ang sagot po, nasagot na po kanina ito, okay? Paano daw ba i-remit ni Ryder? Pwede po sila magbayad through sa kanilang bank, Paypanda or GCash? Cash or dalhin kay operator yung bayad. Deposit ng account. Oo. Mag-usap sila ng operator. System generated po ito, ma'am. System generated. Even po yung nagtanong about dun sa geographical location or sa map or sa ano, again, kasama po sa bayad natin yan sa system natin, magpo-provide po ng updated na GPS, okay, o Google. Sabihin ko rin sa mga nagtatanong, maganda yung system ng Tok-Tok. Makikita mo real time kung nasaan na yung motor. Kung anong ginagawa ng rider mo, ba't tagal. Kung ano yung app na ginagamit nyo sa pagde-deliver, ganun na ganun din at mas maganda pa yung tuktok, I tell you. Kaya hindi ito basta-basta. Swerte nga tayo, imagine mo 288,000, no? Ginawang 58,000, mura na yun. Pero ngayon lang, for the next 6 days, ginawa lang 16,888 pesos. Meron ka ng online franchise delivery business. Nakamute ka, Edi. Last na lang, tanong ni Ma'am Gina, paano daw yung OFW, yung previs po? Nako, kunin niyo po yan sa office natin sa iba't ibang bansa, yung previs po ninyo. Okay, kung ano pong available na products doon at package, yun po yung package ng previs po ninyo. Alright? So, okay. Sandali lang ha. Last na lang ha sa mga, siguro ngayon lang kasi itong nakanood eh, no?
Pwede daw bang munang maging online franchisee ng TokTok tapos mag-ship sa operator? Pwede kasi pag bumili ka ng package bukas ng 16.8 at niregister yung account mo sa system, online franchisee ka na ng TokTok. Pwede ho kayong kumita ng 3% sa pamamagitan ng pagsisend nyo lang ng delivery link kaibigan nyo at referral code sa mga kakilala nyo at every time nagbubook sila ng TokTok, kumikita ka doon ng walang ginagawa halos. Ngayon, pwede ka rin maging operator. Magre-register ka lang sa website natin, be a TokTok operator, at kapag na-approve ka, pwede ka rin maging operator at the same time. So kumikita ka na as an online franchisee plus operator ng TokTok at the same time. Okay? Yun po yun. Alright. I think, wala na, no? What? Okay. I think we're done question Jeff, at go tayo sa ano sa kung meron man tayong meeting sa mga leaders. Okay, okay, okay. All right. So, salamat ng marami sa inyo guys, no. Thank you so much talaga. Yung questions po, yan po ay napapatunay na talagang posible po, no? Maganda po talaga tong negosyo natin sa TokTok, no? Tanong lahat ng tanong niyo sasagutin namin yan. Sulat niyo lang yan, ipato niyo sa mga mentors nyo, sa mga coaches nyo, sa mga tao nag-invite sa inyo dito. Sasagutin namin lahat yan at ibabalik nila sa inyo yung sagot, okay? Para ma-filter natin lahat, alright? So, starting tomorrow, again, paalala, hanggang Monday, December 14, special price lang po, 16,888. You get the TokTok online franchise package plus gift nila Boss Joe, Boss Carl, 7-in-1, Show My King, Shoplink, no? Dalawa na yung negosyo mo. May pagkain ka na, may delivery ka pa. Pagdating ng Tuesday, separate na ho yan. Pag TokTok, TokTok lang. Pag Show My King lang. So, swerte nyo sa lahat ng makakapag-avail. Alright? So, again, in behalf of Boss Joe and Boss Carl, kasama ko po si AD Rene Ison at sa marketing team, no? Sa TokTok team, na nandito sa atin ngayon. And sa inyo po, maraming salamat po sa mga audience namin na sumusuporta at naging curious sa negosyo natin TokTok. No? Salamat po na marami. Ginagawa po namin lahat ng paraan para po kahit papano matulungan natin ang mga kababayan natin kumita at maibsan ang kanilang pinagdadaanan ngayong pandemya at ngayong magpapasko. Alright? So, salamat po sa inyo. AD Rene, thank you so much for your time, brother. Ingat ka dyan sa Dubai. Okay, and guys, sa lahat na mag-avail, good luck po, and we'll see you. No, we'll see you tomorrow, no? Thank you so much po. Bye, guys. Bye, AD. Salamat.